lakas naman ng loob mo na itanong yun na yun lang anak ang inaano ko yung apelido, bakit kailangan palitan? Bubusin na naman sa'yo si Gerald. Meron kang hindi nasabing maganda kay Gerald. Kailan, saan? Nung time na yun. Kasi nga, no one wants to listen to me. Mm-hmm. So, nung pa-interview, everybody listen to me. Yun yung na-ambush interview si Bea na, ay, hindi ko alam na wala na kami. Basta hindi na siya tumawag. Sabi ko, ay, mag-shota pa to. Kasi, sabi, Doon ka na galing. Tinututay mo yung anak ko. Okay ba si Gerald for Julia? May banta ka ba? Pero hindi mo naman naramdaman sa mga anak mo na nagbago sila ng pakikitungo sa'yo? Hindi nagbago. Malaking pinagbago. Nakausap ko si Julia, tumawag siya, sabi ko, Julia, I feel so alone. Interview ni Julia sa'yo. Uh-huh. Yung nga, parang yun din ang tanong mo. Malakas naman ang loob mo na itanong yun. Na, yun lang anak ang inaano ko, yung apelido, bakit kailangan palitan. Eh, Barreto naman na yung ginagamit mo. Uh-huh. Tapos ang rason ni Julia ay, di ba, binanggit niya na we want to correct your mistake kasi kung gagamitin pa namin yung Valdivia, parang magiging illegitimate kami. Valid para sa'yo yun, yung ganung rason. Tinanggap ko na lang kasi para wala nang argument. Pero, siyempre sa puso ko, gusto ko pa rin na Valdivia yung dalhin niyo sa official documents, mm-hmm. di ba? Para naman, kunyari, kinasal kayo. Di ba, magiging Julia, Valdivia, kung ano man yung apelido ng mapapangasawa, di ba? Di ba, binanggit ko ng interview, sinabi ko na, eh, siyempre masakit yung Julia, para ako natarakan mo. Oo, totoo. Di ba, nabanggit ko yun, para ako natarakan mo. Sabi ko, dugo ko yun eh. Hindi lang yung Valdivia, yung dugo ko yun. Oo. Di ba? Pero anong rason ni Julia nun? Parang bakit hindi kayo, tinatawagan mo sila? Oo. You kept on calling to them, texting, to us. Pero wala sila. Walang reply, di ba? Mm-hmm. Tapos kaya ako napilitan mag one interview mm-hmm. with the late Ricky Lo mm-hmm. sa Star Talk. Mm-hmm. Yun eh. Siya lang yung interview ko na yun. Kasi nga, no one wants to listen to me. Mm-hmm. So nung pa-interview ako sa Star Talk, everybody listened to me. Yung ganyan na sabi mo, wala naman ako magagawa kung yun ang gusto nilang gawin. Yes. Pero kung meron kang magagawa or meron kang kihilingin, yun na yung kiling sana ko. Oo. Tama ko. Sana gamitin nyo na lang yung Valdivia sa official documents. Mm-hmm. Total, nakatago lang naman yun eh, di ba? Parang ako, Dennis Padilla, lahat ang tawag sa akin eh. Pero pangalan ko sa passport, tsaka nung kusihal ako, official document, lahat. Valdivia. Dennis Valdivia. So, anyway Dennis, napakatapang mo naman para aminin mo na kasalanan mo lahat ngayon. Na nung araw, in denial. In denial ako. Ano yung narealize mo? Bakit mo inamin na lahat kasalanan? Well, number one, ako naman talaga maraming kasalanan tsaka kasunod-sunod na pagkakamali. So, dahil din dun sa attitude ko, tapos lahat ng pang pagkukulang ko, doon ko lang na-realize na wala namang kasalanan talaga si Marjorie. Kaya na-fall out of love siya eh. Eh, pag ang babae naman, pag mahal ka, kung wala ka namang ginagawang pagkakamali, o hindi naman lagi ka nagkakamali, hindi naman niya ma-fall out of love. So, na-fall out of love siya, and that's why may dumating na iba sa buhay niya, mas madali siyang ma-fall. Kasi siyempre, malungkot siya, depressed siya. Lalo na kung yung guy na dadating sa buhay niya is a good provider, madali siya ma-fall doon. Ganon yun eh, dahil, di ba? Siyempre, lalo na pag marami kang anak. Anak. Di ba? So, ang una mong isipin, hindi sarili mo kundi. Sino magpo-provide for the kids? Ang liliit pa ng mga bata. Especially nung mag-iulay kami. Gusto ko man mag-provide, alam mo, gusto ko man mag-provide ng mga time na yun. Hindi ko kakayanin. Aminado ko. Aminado. So, ibig sabihin, hindi ka regularly nakakapagpadala. Bigay? Hindi. And in fairness to Marjorie, hindi ka naman niya inoobliga. Hindi. Meron din naman siya mga letter sa akin dati na sinasabi niya, ito yung mga expenses. So, pag meron ako maipapadala, pinapadala ko talaga. Sa totoo lang, ito alam ng Diyos to. Talagang pagka, kunyari, ang pera ko lang, 20 lang. Ang pera ko, papadala ko yung 15. Magtitira lang ako ng 5 sa akin. Kung 30, 25, mapadadala ko, titira ako ng 5. Ginaganon ko talaga hanggang kaya. Eh kaya lang may time sa buhay nating artista na wala talaga project. Totoo.
wala talagang project. Pero, kahit nga yung mga bida, nawawala ng project, pero, bida na yun. Pero ang tingin pa rin ng mga tao sa atin, meron. Oo. Kasi artista. Oo. Akala nila unlimited. Oo. Akala nila may magic yung ATM natin. Eh, hindi yung ganun. Pag maraming movies, maraming guesting, maraming pera. Pag madalang ang guesting, madalang ang movies, kukunti din ang pera. Ganun yun. Kaya lang, colorful yung karir natin. Eh. Mm-hmm. Kaya akala nila lagi maraming pera. Dennis, tatanong ko lang sa'yo, anong pagkakaiba na dati ay araw-araw mong kasama yung mga anak mo kay Marjorie? At yung pagkakaiba nito sa sitwasyon mo ngayon na wala ka na sa paningin nila sa isang bahay? Mahirap kasi, number one, hindi nila nakita kung anong klaseng tatay ako sa loob ng bahay. Kasi maliliit pa lang sila. Kasi maliliit. Growing up period ni 10, 8, and 3. So, ang nakita na lang nilang Dennis Padilla nung medyo malaki na sila. So, yung personal kong pag-aalaga, yung, ano rin ako sa bahay, mapagpatawa rin ako. Hindi mo naramdaman. Nang hinahing ako dahil hindi ko na-share yun. Pero hindi mo naman naramdaman sa mga anak mo na nagbago sila ng pakikitungo sa'yo? Hindi, nagbago. Malaking pinagbago. Mm-hmm. Kasi, what sense? Matagal ako na madalang naman. Usually, ako lagi yung nag-effort para mag-communicate sa kanila. Sumasagot naman agad? Hindi. There was one time, mga tatlo-apat na tawag ako or text bago ako sagutin. Mga after a week, isang tawag lang. Tsaka, minsan nakukulangan ako. Yung kunyari, text ko, "Hi anak, I miss you. Kamusta ka? I love you. Blah, 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 blah." Masasagot lang, "I'm okay pa." Siyempre, pagtatay ka, parang, "Sige na, okay na to." Kasi gusto mong sana, ingat ka rin pa, I love you, ganun eh. Eh siguro nahihirapan din sila mag-I love you sa akin dahil tagal din nila na, hindi na-experience mag-I love you siguro. Namimiss ko yun, yung sinasabihan ako ng I love you ng mga anak ko. Yung ibang anak ko, regularly naman ako nasasabihan. Pero, hindi ka nag-gas. Sila Julia to, lately lang, nung siyempre naging critical ako. Nung nakausap ko si Julia, tumawag siya, sabi ko, "Julia, I feel so alone. I feel so alone." Ang sabi lang ni Julia sa akin, "Pa, you are not alone. You are not alone. We are praying for you." Yun parang higit pa sa sapatos. Sobra. Yun, naramdaman mo naman si Julia. Na anak ko to. Mahal ako nito. So, kina-cloud siya at kay Leo. Oh, ganun din. Tumawag din sila sa akin, "I love you pa, palakas ka, kaya mo yan, and we are praying for you." Nakatulong yun. Nakatulong para talaga. Para lumaban ka. Lumaban ka, oo. Eh, tsaka sabi, papakinggan ng Diyos yun, anak mo yun. Ang dami, buti na marami nagdadasal sa akin. Pero hindi ka naman nag-expect financially na makatulong si Julia sa'yo? Hindi ko na naisip yun eh. Kasi yung una ko naisip yung mga kaibigan ko, sabi ko, hindi, marami naman ang kaibigan ang tutulong sa akin. Yun ang una ko naisip. Tsaka, siyempre, kay Presidente, Bakalabongo, yun ang una ko naisip na kukunan ko ng tulong sakaling lumaki yung bill ko. Kasi 5 days pa lang ako sa hospital, nasa 500,000 na ako eh. Hello? Oo, 6 days. Una, sa 500 na ako noon, 600,000. Very expensive talaga ang gamutan ng COVID pneumonia. Kaya mo, hanggang ngayon, hindi ka makapanima. Buhay pa pala. Buhay pa pala. Nakapag-taping na nga ako eh. Diba, nakapag-guest na ako ng isang game show ni Billy Crawford. Tapos bukas, may taping ako ng isa pang game show ni sa TV5 naman. Nababaw ang luha mo din. Ngayon? Alam mo, tuwing maalala ko yung ordeal ko sa hospital, talagang naiiyak ako eh. Naaalala ko, obra. Nakatakot. Pag near death, nakatakot. Hindi sarili mong inisip. Hindi lang yun. Yung mga naiisip. Ito pa. Noong sabi ko, baka ito na yun ha. Eh di ba, 59 ako eh. Oo. Di ba sabi nila, iwasan ng 39, 49. Oo, yung may 9 sa... Yung may mga 9 sa dulo, di ba? Eh tapos naaalala ko pa yun. Sabi ko, crucial year kasi yun. Sabi ko, oh my God, 59 ako. Kalas ko na. Oo. Ganun yung mga naiisip ko talagang 59 na ako. No, anyway, so, hindi pa pala. So naniniwala ka na? May purpose pa ako. Oo. Hindi naman yung tipong naniniwala kang masamanda mo ako kaya matagal ko mamatay. ang niya, itong mga dadating na araw at mga dadating na mga taon, gusto ko lang makabawi doon sa mga pagkukulang ko sa mga anak ko. Hmm.
ako willing naman ako i-share yung time ko, lalo ngayon dahil wala naman ako masyadong ginagawa. Eh kaya lang, sometimes yung mga bata takot din magkapagkita kasi nga dahil sa COVID. So hindi mo pa rin nakikita physically? Si Julia, face to face yung mga anak. Huli ko nakikita si Julia nung December pa, last year. Nung magkita kami doon sa Viva, yun pa yung huli na pagkita ni Julia. Si Claudia, mga 2 years ko na rin din nakita. Si Leon, kailan ba kami huling kita ni Leon? Before Christmas season ng 2019. So mga 1 year and a half na rin. Anong healing mo lang sa mga anak? Kina Leon, kay Claudia, kay Julia. Sana mahanapan naman nila ako ng time na makasama. Kasi willing naman ako kahit magpa-PCR test pa ako bago kami magkita para hindi sila matakot. Nag-initiate ka ba? Nag-initiate ako. Lagi ko lang sinasabi na I hope we can see, let's see. Puro let's see. Let's see each other soon. Laging ganun. Ang message nila sa'yo? Ako. Pero hindi ka ba nag-attempt na magtanong baka pwede kayo makipagkita sa akin? Hindi pa. I will do that. Natatakot kasi ako magtanong. Natatakot kang ma-reject? Kasi pag na-reject ako, maiyak na naman ako yan. Ba't hindi mo i-try? Kaysa nag-iisip ka, laki kung ma-reject ba ako, tatanggapin nila. Gusto ko nga i-try. Ang nilalagay ko lang lagi, pag nagme-message ako, let's see each other. Next week, baka okay kayo mag-dinner tayo. Anong sagot? Wala. Let's see, Papa, ganun. Sige, see you soon. Mga ganun lang. Walang hindi specific yung sagot. General. Gagawin ko yun. Can we have dinner? Para at least alam mo yung sagot. Sabihin ko na rin na before dinner, kung ano man yung araw na pwede kayo, a day before, magpapaano ako, Auntie Jen, para I can show. Kung meron silang, meron silang protocol. Oh, protocol kasi, siyempre. I want to do that for them, siyempre. Gusto ko pa nga PCR ang gagawin para kasi a day after makukuha, diba? So sa gabi naman kayo magkikita. Pero hindi ka naman nag-ingit kay Gerald Anderson. Dahil mas madalas sila mag-ingit. Wala, ganun talaga eh. Mahal ni Julia. Mahal niya. Natanong mo si Julia tungkol doon? During the interview, ito mo wala. Nahiya ako. Nahiya ako magtanong. So, bakit nahiya ka na mag-attempt? Nakalimutan mong tatay ka? Wala. Hindi, parang, meron doon sa interview doon na sinabi ko na I'm sorry kung may mga nasabi ako na hindi maganda regarding Gerard kasi natural lang naman sa akin yun. Kasi tatay ako, pero I'm sorry kung meron akong nasabing hindi maganda. Meron kang hindi nasabing maganda kay Gerard? Nung time na to protect Julia. Julia, di ba, kasi nasabi ko kay Gerard na, natanong ko kay Gerard noon na itong boyfriend ka pa ba? Tama pa ba si Bea? Sabi niya, hindi. So, okay. Sabi ko, kasi para wag naman lumabas ang kontrabida yung anak ko. Tapos sabi ko, sana pagtanggol mo in public. Sabi niya, sige, tomorrow, Tito Dennis, magbibigay ako ng interview. Kay Boy Abunda. Yata. Hindi daw natuloy the next day dahil they were waiting for Mariol who's coming from the States. So, parang gusto nila, pagdating ni Mariol, doon, hindi ko alam kung ba't hindi natuloy yung interview na yun. And then, dun sa nung gabi na yun, yun yung na-ambush interview si Bea. Sabi na Bea na, hindi ko alam na wala na kami. Basta hindi na siya tumawag. Nanonood ako. Sabi ko, mag-shota pa to. Kasi, sabi... Dun ka nagalit. Kasi siyempre, feeling ko, tinututay mo yung anak ko. Parang, siyempre, siguro hindi rin na nabigla rin ako. So, feeling ni Julia na, Papa naman, nag-react na kaagad eh. Hindi mo naman alam yung tunay na istorya. Parang ganun. So, nung nalaman ko na sila na rin, sabi ko, sige, tanggap ko na yan. Kung saan mo siya yung anak ko, supportahan ka. Ito na lang yan. Kasi 24 na rin si Julia. Pero, okay ba si Julia for Julia? Well, mahalin niya lang ang anak ko. Sana, huwag mong lolo ko eh. Tsaka huwag mong sasaktan. May banta ka ba? Hindi naman ako banta ka. Basta ang importante, mahalin, kasi mahal ka ng anak ko, mahalin mo rin siya. Ngayon, kung hindi kayo magkasundo, maghiwalay ng maayos. Wala na lang bad mouth sa both side. Ano lang sa mga issue ngayon or sa mga lumalabas about Julia yung nasasaktan ka?
Eh, siyempre may mga bashers pa rin, di ba? May mga bashers pa rin doon sa dalawa dahil siyempre, hindi mo rin maaalis na may mga bashers dahil siyempre may mga tagahanga rin si Bea Alonzo. Mm-hmm. Meron ding tagahanga si Gerard nung sila pa. Iba pa yung tagahanga nila as a couple. So, siyempre, marami pa rin magiging nagbabash na, di ba, hindi nila maunawaan bakit pinagpalit ni Gerard si Bea kay Julia. Eh, ganun-ganun ang buhay, di ba? Marami naman pangyayari sa buhay ng mga tao na ganun, na ito yung mahal mo, tapos eventually, fall out of love. Eh, ako nga, naging ganun. Nangyari nga sa akin yun, di ba? Na ito yung mahal mo, tapos na fall out of love ka, na in love ka sa iba. Hmm. Eh, lalo sa kanila, yung babata pa nila. Correct. Di ba? Natural lang yun. Eh, kaya lang sometimes, yung mga fans, syempre diehard yun eh. Hindi nila naunawaan. Eh siguro, pagka tumanda sila at nag-mature sila, tsaka lang naunawaan na, oh come on, na-fall out of love siya doon, tapos na-in-love siya rito. Yun lang yun. Bumusina naman sa'yo si Jenna? Hindi pa kami nag-uusap mula nung... Ah, hindi okay. Hindi pa. Okay sa akin kung kausapin niya ako. Mm-hmm. Kahit ganito lang, ginawa na kita lang. Okay sa akin yun. Kasi ano yun, malaking bagay sa akin yun. It's showing your respect to the dad ng minamahal mo. Kasi mas mapapakita mo na mahal mo siya, yung anak ko, kung irerespeto mo yung tatay niya. So, wala naman. Ano ba pag-uusapan natin? Mahalin mo lang yung anak ko. Huwag mo lang sasaktan. Yun lang. Lalaki din naman akong kausap. Diba? Dennis, ano yung gusto mong hangaan sa sarili mo? Well, number one, I'm a good provider. Ever since, I was a good provider. Ma-attest naman yan ng mga naging karelasyon ko. Number two, disciplinarian din naman ako. Yan yung sa family life ko. Well, as a person, magaling naman akong kaibigan. Tumutulong din ako basta't mahal kong kaibigan. Di ba? Marunong ako tumanaw ng utang na loob. Sa career, ila lang. I want to be remembered as a funny guy na maraming napasaya. Di ba? Kanino mo gusto humingi ng sorry? Well, ito bubuin ko lang. I want to apologize siyempre kay Monina, my first wife. Kasi nasaktan ko din siya nung araw. Nung I fall out of love from her. That's why we separated. And then I fell in love with Marjorie. Kasi, di ba, Monina. And then na-fall in love ako kay Marjorie. And then never ko siyang nakausap after so many years. So ilang years na kami hiwalay, 1995. Ilang years na, 20 plus na. Di ba? So first time ko itong gagawin. Yeah, I want to apologize to Monina dahil alam ko nasaktan ko sila during that time. Pati sa mga anak ko, kay Diane at kay Luis. Siyempre, I'm sure masakit din sa kanila yon na hiniwalayan ko yung nanay nila, di ba? Mm-hmm. Number two, kay Marjorie, nag-sorry na ako. Doon pa lang sa interview ni Julia na kung ano man yung pagkakamali ko, yung maling akala ko sa iyo, I'm so sorry. Wala kang kasalanan, akin yun. Tsaka nag-ano naman si, ano sa iyo, good words naman ang binitawan ni Marjorie sa iyo. Oo. Tapos, well, dito kay Linda, kung meron man akong nagagawang pagkukulang sa iyo, I'm so sorry. At sabihin mo lang sa akin kung ano yung mga dapat kong itama and I'd be willing to improve myself as a father and as a husband. At yung mga anak mo naman, sana mapatawad na rin ako ng tuloy-tuloy. At makita mo ng personal ulit. Oo nga. Ang tagal ko nandiyan nakikita ng personal. Si Julia, December pa. Walang imbitasyon mula sa mga anak mo? Wala pa. Eh, takot din sila lumabas eh. Takot talaga sila lumabas. Kaya hindi ko na rin pinipilit. Pero maganda yung suggestion mo. Imbitahan ko sila at sabihin ko sa kanila kung PPCR ako or antigen a day before time. At malaman mo rin yung sagot nila. Nila. Papayag. Or sa susunod na lang. Oh. Kailangan mo intindihin yun. Oh. Diba? Dennis, thank you so much. Ngayong Father's Day, anong gusto mong sabihin sa isang Dennis Padilla? Sa Father's Day, oo nga eh. Ang wish ko sana, mag-greet ka ng mga anak. No, lahat sila sana. Sama-sama. Reunion. Ano, sana mapagsama ko sa isang table. Oh. Lahat sila. Hindi ko pa nagawa yun. Pangarap mo yun? Oo, tagal na. Siguro mga 20 years, 15 years na hindi ko pa nagawa yun. Lahat tayo kompleto lahat. Mm-hmm. Hindi pa. Eh, lalo ngayon, lahat yun, medyo malalaki na. Dalawa na lang yung maliit ko, yung 8, tsaka... Mm-hmm. Tsaka magkakilanlan sila. Sila. Lalo na, hindi naman yata close. Close naman sila when they were growing up. Kaya alam na mag-iwalay kami ni Marjorie, siyempre. Nabawasan yung time nila together. Mm-hmm. Tapos yung isang ano ko, natira na ng Amerika, 3 taon na mahigit, di ba? Mm-hmm. Anyway, Dennis, thank you so much. Thank you. At
the mere fact na ikaw eh malakas ang loob ng humingi ng sorry. Sobra. Yung higit pa yan sa tatay. Yung iyong ano, conviction mo. Tsaka, Diyos ko, ang hirap na humingi ng sorry. Humingi ng sorry, magsabi ng I love you. Kanino mo gusto magsabi ng I love you? Sa lahat ng mga anak ko, I love you all. Kay Linda, I love you. And sa nanay ko, I love you ma. Mama ko, 77 na rin, di ba? At sa lahat ng aking mga kaibigan na lagi ko nakakausap. Actually kasi mas marami akong kaibigan na non-showbiz, yung mga kaklub. Sana magkaroon ka pa ng maraming proyekto. Oo nga. Anyway, susunod na yan dahil maganda naman yung intention natin magpasaya. Kaya sigurado may parating. Ayan, Happy Father's Day din. Thank you, Happy wala Father's akong, Day. Wala akong bulaklak. Okay na to? Okay na to. Thank you, Dennis. And with thank that, you. Mga kaibigan, ito po yung lingkod, Papa Wasin Oji Diaz. Huwag niyo pong kalilimutan na i-click ang like, share, and subscribe. At kung nagustuhan niyo yung aming interview kay Dennis, huwag kayo mahiya mag-comment. Dennis, maraming salamat. Thank you, Ren. Thank you. At lagi po nating tatandaan, sa tuwing gigising po tayo tuwing umaga, huwag naman po tayong makakalimot na magpasalamat sa Panginoon. Yes. Dahil tayo kanyang ginising, ibig sabihin, may mission pa rin po tayo sa buhay. Sabay-sabing, every gising is a blessing. Bye. Thank you, Dennis. Thank you. Ayan, pwede ka na kumain, Dennis. Ito na yung... ito na yung bayad. Bayad mo sa interview. Gutom na.